dalawang set ng drive face at pulley. Dalawang klase. Yung isa ay yung sikat na speed tuner. And then yung isa ay na Asia pulley set. Kasukat ng diameter, speed tuner galing sa stock yan at kinutkot lang. Kung pinagkaiba lang nila ay yung pinaka degree. Kung mas pasok yung belt, no, sa torque drive. So unahin natin tong si speed tuner. Ayan. At ito, susunod na natin itong Asia pulley set. Ngayong araw, ngayong umaga ay pag-uusapan natin itong dalawang set ng drive face at pulley. Dalawang klase. Yung isa ay yung sikat na speed tuner. And then yung isa ay yung hindi naman masyadong sikat na Asia pulley set. By the way, itong pare sa pulley set na nasa atin ay galing sa mga kaibigan natin yan. Yung Asia pulley set ay galing sa kay Uma Motor Parts. So, kung sakali magustuhan nyo yung maging basehan natin dito ngayong araw ay pwede nyo i-contact yung Facebook page nila or yung Shopee page nila para maka-order din kayo ng mga ganito. Actually, marami silang mga produkto ron. Meron din mga YSS shock, meron ding MTRTs, yan, mga MTRT na panggilid, marami sila dyan. Ito namang isang speed tuner, drive face at pulley or pulley set ay galing naman dito kaila K2 Tuned. Idol din natin yan dito sa Bulacan. At sila ang number one supplier ng speed tuner dito sa Bulacan. Sa mga trip din na mag speed tuner, ilalagay ko na lang din yung Facebook page nila para makontakt mo rin sila. Dito sa dalawa, pag-uusapan natin syempre appearance, yung mga sukat nila, tsaka performance din, and also the gas consumption. Okay, sa appearance muna tayo. Tinignan ko siya side by side, although wala naman ako panukat talaga. Side by side, papakita ko rin sa inyo yung pagkakaiba nila. Ayan, yung sukat ng diameter sa tingin ko parang mas malaki itong itong Asia pulley set. So kung papansin nyo, hindi siya lahat na talaga hindi ubos yung takbuhan ng belt dahil medyo mas malaki yung diameter niya, unlike dito sa isang speed tuner, talagang ubos lahat ng parte ng pulley at drive face ay nadaanan ng belt. At saka yung sa Asia pulley set naman ay yung pinakarampahan ng bola ay pinturado. At di ko alam kung may effect ito, pero nung yan, habang ginagamit siya ay nauubos o nawawala yung pinaka-paint na to. May ilan ding mga sikat na brand na ganyan din ang ginagawa, kulay black. Meron ako isang nakita eh. Yung rumpahan ng bola ay kulay black. So, syempre hindi naman masyadong halata. Pero, ito kasi sa Asia pulley set, pula. Kaya kitang-kita yung pagkakaiba. And then, syempre dahil stock yung speed tuner, galing sa stock yan, at kinutkot lang. So, wala naman talaga yung kulay, ano. Sa rampahan ng bola, yung pinakasukat niyan ay halos magkaparehas lang naman. So parehas lang yung tinatakbo nila. So kung pinagkaiba lang nila ay yung pinaka degree. Sa degree ng yung rampahan naman ng belt. Sa degree naman, ang Asia pulley set ay stock lang. So sa pagkakaalam ko ay sa 14 degrees. Sa speed tuner naman ay naka 13.5. So yeah. So syempre kada degree ay may mga kanya-kanyang purposes niya kung bakit
ganyan ang degree nila. Mamaya may papaliwanag ko sa inyo. Okay, sa appearance, kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa baba at subukan natin sagutin lahat ng mga tanong nyo tungkol sa appearance na yan at ako tayo sa susunod. Dahil nakita na natin yung pinaka-appearance niya at sa in-inspection ko na rin siya kung ano pang pwedeng maging pagkakaiba nilang dalawa. So, sunod wala naman ako nakita ang iba pa. Kinabit ko na yan. So, pagkakabit ko, napansin ko, syempre unang-una yung sa pinaka-torque drive. So, mas pasok yung belt, no, sa torque drive. Sa Asia pulisat yan, ha. Mas pasok yung pinaka-belt niya. Ibig sabihin, dun sa may variator o sa drive face and pulley ay nakaangat ng kuunti yung ating belt dahil syempre ito ay dahil sa degree ng ating mga pulley set. Speed tuner naman ay halos dumulo na siya, halos nasa dulo na yung pinaka belt. Ay nga, isa rin again koste ng ating degree dahil mas makitid or di ko alam kung paano explanation dyan dahil 13.5 ang degree ng speed tuner. By the way, parehas po silang merong magic washer nilagay at yung magic washer na yan ay galing dito kay syempre kay Tuchun. Maraming salamat sa magic washer na to. At syempre dahil okay na, naikabit ko na sila kailangan at na nakita ko na yung isa pang pinagkaiba nilang dalawa ay pinaandar ko na. As in, pinaikot ko lang yung drive face at pulley natin. So sa pagkakaikot nila, meron pa akong isa ulit na pansin. Ito, pansinin nyo lang yung pinaka belt natin. Unahin natin yung sa speed tuner. So ayan, si speed tuner medyo makalampag yung pinaka belt natin. Ito ay dahil na rin ulit sa 13.5 na degree at dahil umabot yung pinaka belt natin dun sa may dulo ng torque drive ay parang lumuwag masyado yung ano natin, yung pinaka belt. So siguro kung may mapapansin kayong ingay kung kayo ay gumagamit ng speed tuner at mayroon kayong ingay na napapansin, normal yan dahil sa sukat na naging ano, no? Dahil sa mga bagong sukat ng mga panggilid natin, normal po yan. At sumunod, itong isang Asia pulley set. So yan, kung mapapansin nyo, makalampag pero hindi ganon kalaki, no? Yung pinaka yung bounce ng belt niya dahil mas banat siya, mas banat na siya dito. Ulitin ko lang dahil nga yan sa degree, ano, mas banat na siya. So may ingay pero hindi kasi lakas nung sa speed tuner. Ngayon kung may mga tanong po kayo regarding dito sa pagkakaayos o pagkakapwesto ng mga belt at yung sa ingay, may maaari kayo magtanong, ha. At paalala lang po, wala po kong sinasabing pangit at maganda sa dalawa, no. Sinasabi ko lang po yung pagkakaiba nilang dalawa. Nasa inyo kung sa tingin nyo mas okay yung ganyan, mas okay yung ganito, kayo na lang po ang humusga. Pero syempre mamaya sabihin ko pa rin ang opinion ko at syempre may own reference ko yung pinaka trip pag sa sarili kong yung trip ko mismo. Kasi maaaring iba yung trip mo, iba yung trip ko, di ba? Kakaiba tayo ng trip. So, no, first time na paandarin ko yung dalawa. So, ramdam ko pa rin yung pagkakaiba nila. Ramdaman ko pa rin. So, speed tuner, medyo mas ma-RPM kumpara dito kay, ano, kay Asia pulley set. Merong konting hiyaw yung kay speed tuner bago siya umandar talaga.
By the way, parehas po sila no ng setup at na iba lang po yung pinaka drive pace at pulley lang ang pinagkaiba nila, dahil itong dalawa lang po ang pinagko-compare natin. Lining, syempre stock, bell, stock, springs, lahat yung 1000 RPMs, bola, parehas yan. And syempre belt, isa lang ang belt natin. So wala tayong ibang binago kundi yung drive pace at pulley lang po. Balik tayo sa drive pace at pulley. So, medyo ma-RPM yung sa Speed Junior, at yung Asia pulley set ay hindi masyado. Yung alam mo yung tipong kapag pagka-pihit ko ng silinyador ay kumakagat na agad. So mababa yung RPM. Dahil yung sa torque drive, kung napansin nyo kanina, ay nakababa na mismo yung pinaka-torque drive niya. Sunod naman natin ay yung gas consumption naman ng dalawang pulley set. Ano. So, sa gas consumption, may mga pagkakaiba pa rin sila dahil na rin ito sa degrees. Dito, nagulat ako sa naging gas consumption ko itong huling gamit ko sa Asia pulley set. Dahil regular employee tayo or full-time employee tayo sa Makati, so nag-office tayo dyan o araw-araw, o hindi naman araw-araw. So may mga araw na talagang dumadaan ako eto dito, and then edge sa papuntang Makati. So end up natin sa Makati. So bumiyahe ako ng 41 kilometers simula Bukawi hanggang Makati. And then, syempre, 82 balikan. And then, umaga nun, papunta ako ng Makati. First time ko nagamit yung pulley set na, no. Nagulat ako sa gas consumption ko dahil sobrang tipid. Imagine, dumaan ako ng edge sa sobrang traffic talaga nun. As in, oras ng rush hour nun sa EDSA. As in traffic talaga, yung normal na traffic sa EDSA. May mga araw din kasi talaga na hindi naman ganun ka-traffic, pero hindi ako sigurado bakit ganito naging gas consumption. So araw-araw naman, nagre-reset ako ng kilometrahe ko dito sa ating trip 1 at trip A, para malaman ko din yung binabiyahe ko, yung kaya nalalaman ko yung layo at yung consumption ng aking gasolina, dahil syempre isa akong puripot pagdating sa mga ganyan, ano. So nung nakita ko nasa 47 something yung ating gas consumption, which is nung gumagamit tayo ng Speed Junior ay normal na gamit ko nandun nasa 44 43, ganyan. Pero dito sa Asia pulley set ay talagang grabe ang taas ng masyadong mataas ng tinaas niya o yung tinipid niya. At maya-maya, acceleration test naman ang susubukan natin. Actually, nasubukan ko na, pero acceleration test ang papakita ko sa inyo. Marami rin kasi nagsasabi, bakit ganyan lang top speed mo, ganito lang top speed mo, ang baba niyan. Kahit sinabi ko na walang matatakbuhang maganda-ganda rito sa Bulacan o doon sa Bulacan, ayaw nila makinig sa mga ayaw nila makinig sa mga vlog. Tumitingin lang sila, ewan ko ba. Okay, simulan na natin, ano, para matapos na rin tayo at makapag-focus rin ako dito dahil nasa EDSA na tayo. So sa acceleration test, ang ginagawa lang naman natin dito ay kung sino yung pinakamabilis na makakuha ng 100 km per hour ng takbo. Dahil sabi ko nga, di ba, wala akong pakialam sa top speed at yung motor natin ay nakaset up sa acceleration. So sino yung mas malakas ang acceleration. So unahin natin tong si Speed Junior.
umabot naman. Okay, yeah, so it's a speed tuner, so almost 16 seconds. So sa kung napanood nyo rin yung isang vlog ni Reed Moto Vlog tungkol dun sa speed tuner, ano, so natest niya yung NMAX niya, NMAX 2020 niya, na naabot yung kanyang 100 km per hour sa 16 seconds din. So in short, posibleng makasabay ang mga click 150 sa NMAX 2020 kapag nakapares sila naka speed tuner. Actually, tinest ko to, wala pa tayong bell, so hopefully kapag nagkaroon tayo ng bell, ng wing bell, ay mag-improve pa, no? So siguro para sa akin, parang average lang din, dahil may mga ilang nagtitest din naman ng ganyan na nasa ganoong katagal. At ito, susunod na natin itong Asia Pulisset. Ready? So ayan. So nakita nyo na, so kayo nang bahala. Kayo nang bahala kung humusga. Kung ano sa tingin nyo yung mas trip nyo, eh yun ang piliin nyo, ano. So sa pagpili naman ng mga ganitong klase, depende. Depende sa kung anong reference nyo. So kung gusto ko mag top speed, pwede kong kunin itong speed tuner. Pero dahil mas gusto ko yung mas ma-acceleration, actually maaari pwede ko rin naman kunin ng or piliin ng speed tuner at maging permanenteng setup ko. Walang kaso kung ano man ang piliin mo, hindi porke sikat ito, ito lang ang pipiliin natin. May mga choices tayo na maaaring mas fit doon sa mga agustuhan natin, katulad nga lang na to. Sa gas consumption, maaaring mas gusto mo yung mas matipid sa gasolina, pero hindi mo magawa kasi sikat ito, di ba? Wala akong gustong parating, ano, kasi depende naman yan. Sabi ko nga, depende sa trip mo. Kung gusto mo ng mas top speed, di ba? Speed tuner, oo. Go for it. Kunin mo yan, kabit mo. Much recommended speed tuner kung gusto mo talaga mag top speed. Mas malakas. Pero in terms of gas consumption, mas gusto kong recommend, kung hindi stock, ito Asia Pulisset, pwede siya, mas mura, di ba? Hindi lahat ng katangian ay nasa isang puli lang. So katulad itong mga example natin, yung lakas ay nandito, pero yung tipid ng gasolina ay nandito. So hindi mo sila pwedeng makuha ng sabay. Kasi kung gusto mong lumakas ang motor mo, talagang magsasakripisyo sa gasolina yan. So huwag ka magtaka kung bakit lumakas sa gasolina yung motor mo kung gusto mo namang maging malakas yung motor mo. So ganun lang naman yung kasimple. So that's our vlog for today. Sana ay kahit konti ay mayroon kayong napulot na idea sa atin, ano? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe to our channel and click the notification bell para updated tayo sa mga bago nating videos. At kaya maraming salamat para lahat pa rin ng mga sumusuporta, mga kaibigan natin dyan, idol, mga tropa natin, mga katoto natin, mga play, ano, kayo, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel, and till next episode, matraffic na. See ya!